ano, walang nanonood kasi may hindi ako nanonood. Sana lang hindi nahagip yung...
Okay, dahil wala pa naman tayong nanonood, kahit pa paano eh, magbanggit na lang din ako ng kailangan kapag nag-apply kayo sa kanila. So, if ever po na-qualify kayo at meron kayong 72 units na, tawag na to, na credentials, kumbaga nakapagtapos kayo ng almost 2 years or kahit pa paano eh, undergrad kayo for, like, kunyari, may nursing kayo, tapos 2 years lang ang pinag-aralan nyo, pwedeng-pwede na po yun. Ayan. At saka kailangan meron kayong 1 year experience, work experience. Kasi kanina, may nagtanong sa akin, ano daw ang klaseng experience? Hindi ko pala nalagyan ng work. So, iba yung nasa isip nila. Kidding aside. Pero, syempre, ganun na nga. Kapag po kasi pumunta kayo ng Canada na permanent visa po ang inyong gustong applyan, kadalasan po kapag express entry kasi mas mahal yung show money nun. So, kung papasok kayo sa program ng AIPP, much better po kasi mas mababa na yung show money niya, mas mababa din po yung babayaran nyo. But which is, ano siya, maganda siya sa mga family. Kasi nga, kapag may anak kayo, below 21 years old, hindi nyo na po siya, below ah, hindi nyo na po siya kailangan na paantayin pa. Pwede nyo po siyang isabay. Kapag sinabay nyo po siyang dadalhin sa Canada, mag-a-apply na lang po kayo ng visa at saka yung babayaran nyo na lang po ay medical. Okay, kapag may asawa naman po kayo or kahit mayroon kayong kalibiin, ang gagawin nyo po ay magpa-process po kayo isa sa inyo, dapat yung principal applicant. So, kung sino yung mas mataas ang napagtapos na pag-aaral or kung sino man yung tawag niya to, nakapag-work experience na mas matagal at saka mas magandang trabaho, mas maganda po siya yung magiging principal applicant po. Tapos, maka-cover na po niya as dependent yung common law partner niya or kalibin niya. As long as meron po tayong proof of parang mga ari-arian na pagmamay-ari ninyo. Ganon. So, kunyari po, meron kayong bahay. Ayan. Yan po ay isang magandang halimbawa po ng proof na kayo ay nagli-live-in or kayo ay common law partner. So, kung kayo naman ay married, mas maganda po yun kasi talagang may marriage contract kayo. So, pasok po sa dependent nyo ay yung inyong asawa at ang inyong mga anak na below 21 years old. Pagka 21 up na po siya, ay magiging single applicant pa po yun. Ayan. And if kapag mag-apply kayo na sa Pilipinas kayo, pwede po. Kahit nasa ibang country po kayo, pwede din po yun. So, ang mangyayari lamang po ay nakadepende po tayo sa employer. Kapag ang employer po natin ay gusto niyang kunin kayo from Pilipinas papuntang Canada within 6 months, ang magiging application po nun is para magiging what you call this, temporary visa. Pero, huwag po yung mag-alala dahil doon naman po ay tutulungan tayo ng ating mga ng tawag na ito. Tutulungan tayo doon para makapag-apply ng permanent visa naman pagdating nyo na sa Canada. So, hindi nyo na po kailangan mag-antay ng ilang buwan, ilang taon. Pagdating nyo po ay mayroon pong settlement provider na magtutulong sa inyo ng settlement provider siya ng inyong employer. Ayun. Tapos, kapag ka naman temporary ang in-apply natin sa Pilipinas, ang mangyayari po niyan ay ang inyong family po isusunod sa inyo within 10 months na nandun na kayo hanggang sa ma-expire yung entry visa niyo. Pero pwede pa rin silang sumunod, pwede ka rin po mauna. Pero kung permanent visa na siya, sabay-sabay na po kayo. Pwede po yan. And the good news is, isa lang yung babayaran yung processing fee. Ayan. Hindi kasi ako makapaglakas ng boses kasi nandyan sila. Excuse me po.
mas maganda din sana meron tayong nakakausap, pero mas gusto ko na rin nasasabihin kasi minsan may mga nanonood tapos may mga tanong. Itong programa ng AIPP na to ay magkasama na siyang job offer. So, hindi ka aalis nang wala kang trabaho. Ganun po yun. At ang ganda-ganda po ng mga benepisyo sa Canada. So, kapag po kayo ay interesado, mag-PM lang po kayo sa akin or mag-email po kayo sa akin. Ganun po. Mayroon po tayong details na ganun nilagay sa description po. And still answering queries. Yun. Ang kagandahan po sa Canada guys ay yung maraming benepisyo katulad ng kunyari libre yung ano, libre yung pag-aaral ng mga anak nyo. Diba? Oo, libre lahat yun hanggang mag 18 years old sila. Ano? At ang gateway guys ay pinagpagmamayari po yan ng Filipino, ano, Filipino owned company po siya. Kaya madali po. Mas madali po kapag ka nag-email po kayo sa amin para mabigyan ko kayo ng link for the final presentation po. Mas maganda po dun kasi pwede kayo mag-interact sa Zoom meeting po. So yung services ng gateway ay meron silang permanent residence visa. Meron silang student visa, work permit, at saka business migration, which is, we have, what you call this? Attorney Alex Aiden, immigration lawyer, ng business migration po. Yan, nakafocus siya sa business migration. Tsaka fully registered po ang gateway guys. So, meron silang IFCA ng Dubai, that is, this International Free Zone Authority. Yan, meron din silang commercial license at saka dito sa Dubai mahirap yung walang lisensya kaya hindi siya scam. Meron din po silang DTI. Yan, and meron po tayong ano, meron po tayong opisina sa Naga City o sa mga taga-Bicol diyan, pwede na kayong pumunta doon. Ang mga lugar po na ino-offer ng Gateway ay Australia, Europe at saka New Zealand. Meron na ngayong Malta at meron din Poland. Ayan. Bakit ba Canada ang gusto ninyo? Dahil guys, ang Canada po ay isang number one ranked country in the world sa quality of life. Then meron silang mga magandang market, affordability, mura din siguro ganun. Economic stability, ganyan, mga family friendly, tapos income inequality, politically stable. Yun sila, safety, yun yung pinaka the best. Tapos will develop public health system, di ba may mga ano sila, may mga insurance, health insurance ano. Tapos will develop public education system, which is ang mga bata po ay libre sa pag-aaral nila. Di ba? Kailan ba nagiging libre ang pag-aaral ng ano ng mga bata nasa first to 12th grade? Yan. Tapos may free health insurance, di ba? Kaya ang ganda. Tapos may child tax benefits pa sa Canada. Mayroon kayong matatanggap sa anak niyo na mga 800 Canadian dollars ganun, every month yon. Kapag ka hindi ka pa naman makapagtrabaho, mayroon din silang unemployment insurance which is 65% ng inyong sahod. Kumbaga, ibibigay ng gobyerno sa inyo within 6 months kapag ka hindi ka pa nakakapagtrabaho. Katulad ngayon pandemic, 'di ba? Yung iba nasa bahay lang sila pero sumasahod pa rin sila, 65% po 'yan. Ayan. Tapos pwede ka na mag-citizenship after ka nag-stay ng 3 years to 5 years sa Canada. Tapos kunyari ikaw, citizen ka na doon, 'di ba? So ayaw mo na muna mag-stay sa Canada. Uwi ka ng Pilipinas, tuloy-tuloy yung pension mo doon at saka retirement mo. Diba? Tapos under North American Free Trade Agreement, ayan, pwede kayong mag-business, kanyan, at saka
ka bumili ng mga flat siguro, mga bahay, ganun, na mag-rent, ganyan. Diba? Ganda. Kung ako lang qualified, guys, nauna na ako mag-apply. At ang pinakamaganda dyan, guys, dito kasi sa program na to, meron silang super visa. So, ang super visa po, kapag ka kayo ay may family na, pero kayong mag-asawa ay may parents pa, pwede nyo kukunin yung mga parents nyo. Tapos, ang gagawin nyo doon, isusuper visa nyo sila, magsistay sila ng 2 years. Yan, sa Canada. Para sa visit visa, pero 2 years lang siya. Ganon. Tapos, kahit mga lolo't lola nyo, pwede nyo isama doon. Hindi nga lang yung mga kapatid. Ganon. Pero makukuha nyo anak below 21 years old. Tapos, parents and grandparents. Ganon po. Sa Canada po, mayroon silang 60 immigration programs. Meron silang Canada Express Entry, meron silang Provincial Immigration Program, Student Visa, Business Visa, Atlantic Immigration Pilot Program, ganyan. Yung mga temporary program ay mga pilot po yan. Yan. RNIP, Rural and Northern Immigration, meron mga ganun po. Saka ang pinakamaganda kasi ito ang pinakamabilis na program. Kasi fastest na, cheapest pa, at saka easiest na mag-apply ka sa Atlantic Immigration Pilot Program. Kaya kapag kayo naman, guys, ay gusto nyo talaga mag-apply, guys, mag-PM na kayo or gamitin nyo yung email ko na nilagay sa description para mas lalo nyong malaman kung ano ba talaga ang pag-apply ng permanent visa at saka ng AIPP program. Ano po? Maganda din sa Nova Scotia. Nova Scotia. Scotia. Diba mga pangalan? New Brunswick, Newfoundland and Labrador, and Prince Edward Island. Tsaka mababa lang yung mababa lang yung IELTS exam ng AIPP. Pwede na kayo ng 4.5 or 4 or 5.5 ka na. 5 pala. Mas patas na yung 5.5. Saka depende naman yun kung saan kayo nasa intermediate ka ba or nasa high skill program ka ba. Nakadepende yun, guys. Dito sa Gateway, guys, napakaganda. At nako, mag-PM na kayo at mag-email na kayo sa akin. Mas i-explain pa namin sa inyo ng mas pongka. Yan, sa mga gusto pong mag-apply, you can just type your details, lahat po, yung mga name nyo, age nyo, status nyo, work attainment nyo, kaya anong tinapos nyo, work experience po, at saka email nyo, at saka contact number. Yan po. Yan. So, kahit wala tayong viewers ngayon, kasi yung iba kasi tumitingin din after nagre-reply sila. Kaya po ako nagle-live kasi nga hindi po ako makapag-video. Yung mga video na ina-upload ko ay kuha po yan ng aking kapatid. Ayan. So, this program is available for any countries. Almost how many countries in the world. Hindi lang Canada kasi nasa Canada ka na eh. Yun. Pero dahil dyan. Ang gulo ng aking likod, nandito si Teddy Bear ko eh. Nandito si Teddy Bear. Kitty Bear, where are you? Ayan, I miss you guys, I miss you, TMMLORS. Mag-isa lang ako dito, kambal. Nagtataldal ako dito, wala akong kasama, kambal, ilimuntas of W. Kaya si Teddy Bear lang. Si Teddy Bear na lang yung kausap ko, diba? Diba Teddy Bear, gusto mo mag-apply sa Canada? Just me, yun, na-busy ako. Okay lang. Diba? No, huwag ka, nakakilay ako ngayon, nakalisip-tik pa ako. Ay, palayas pa kami sisikambal ko sa palo ng mga bata. Okay lang, uwi. Eh, mga 30 minutes lang ako. Kasi hindi nga ako makapag-take ng video, kaya ginawa ko, nag-live ako. Ayan.
lang ka pala, Jesus. Nagdadaldal pa naman ako, kala ko andyan ka. Okay naman ako, wala akong viewers. Pero sige lang guys, yung tulad nga ng mga sinasabi nila. Hindi naman, sinabi ng ating senior consultant. Marami pong ayaw maniwala sa iyo, sa una. Diba? Pero marami din ang hindi makapaniwala kung ano ang marating mo in the future. Kaya just keep going. Ganon. Okay, kasi wala akong Canadian eh. Kaya ito na lang. Ang aking labidab. Alam niyo ba kung ilang taon na siya? Magiging 3 years old na si Teddy Bear Angelo. Kasi Valentine's to binigay sa akin ni Jowa. Ding-ding-ding-ding-ding. Pinasayaw si Angelo. Nakakatuwa, no? Wala akong tao. Wala akong tao. Kambal, mag-like ka nga. Gamitin mo na yung ano, angel mo. Char lang. Pupusin ko lang to. Napakaganda ng program na to, guys. Yay, yay, kukutumbo, yay, yay. Ay, bakit ayaw ko bigyan dito ng harang? Sana lumayas sila, kaso hindi sila lalayas kasi nga ako nga hindi nakapag-dayo. So, ayan, o nasa trakang ba, lumayas ka na? Hi to Sissy Loves Glorybell, o diba? Thank you, Ga Inday ng Dubai. Kung saan naman, nalobot na ako. Lobat ski, tayo ski. Bumabawi lang ako na kala nyo ha, kasi sa gabi wala talaga, ay naligo talaga ako para gumanda ako ngayon. Pero kasama ko si Teddy Bear lang. Si Angelo. Si Angelo lang kasama ko. Wow, naman si Angelo. Ay, you know, tingnan mo yan. Oh, umabot pa si Sis Claribel. Ay, ay, ay.
Hello, big shout out to Claribel Quarto Cruz. thank you guys. Salamat, salamat. Kumusta? Nakakatuwa talaga yung live ko. Yahoo, 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 yahoo. Kaloka. Umikot yung net niya. Abi ko kaina, premiere. Hindi, kaya nag-upload ko sang video ni mama. Kaya naglantaw siya sang Cardo Dalisay niya. Tapos grabe yung iyang reaksyon niya. Mga, hindi ka nga, Cardo ka. So, din-upload ko siling ko mama, malive la ko. Kaya ka-practice ko nga daan, di mag-ano sang akon ka na daan eh. Yan. Wala ka nang, wala ko nabuwa aga, kay manilag-nilag pa kami ya. Manilag-nilag pa kuno kami kung okay pa ang tanan. Kay kag isa pa misuryanay kami, kay kag inakaagan, misuryanay kami, ikin lang, gibi-hibi na naman kami duwa. Tapos nagpagwa siya sa kalanoon, kung nagbutang sa limon sa lamuna. Kaya kung karoon ni Mr. Lana, dito na nakita ko ng sulod lang sa kasulatan. Aba, o di po ga, tani lang ba, may pag-asa man. Thank you so much, Sis Claribel Quarto Cruz. Thank you, Sis El. Ilunggo, good. Thank you, Sisi. Salamat. Sis Lilim, Sis Tuloy. Kambali Limontas, OFW. Thank you so much. Ayan. Gaintay ng duwa, salamat ha. Uy, pakilike nyo nga, guys, yung ano. Ayan. Paki-like nyo yung picture ng anak ni Inday ng Dubai. Saan ko ba isi-send dun ga? I-send ba sa grupo, bi? I-send mo dun sa group para makakakuha ka sa ano, sa likes. React dali, react dali. Ganda, ganda. Eh, minsan lang naman sis. Pagbigyan nyo na ako. Minsan lang naman ako maganito, ganito. Etchos, etchos. Kasi nga, sabi ko kanina mag-LS ako. Tapos sabi ko, Diyos ko, hindi ako nakaligo. Maligo nga muna ako. Tapos naglagay kong kilay, o diba? Hindi naman maayos yung kilay ko. Medyo galit, magkagalit sila. Pero maganda ang lipstick ko. Di ba kambal? Maski angry pwede. Ngi! Nga pwede angry ako, Gauti Scarlett. Thank you, sis Claribel. Ayan, o diba? Uy, di kita niyan si sis Claribel. Sana all maganda. O sana all tapos na magluto ng dinner at ako'y gutom na. Aywa, grabe kayo. Minsan nyo lang ako sabihan ng maganda. O sige, lubos-lubosin nyo. Please, pakilagay nyo nga po lahat dyan maganda. Sabihin nyo maganda si Emloys. Loka. Tapos pag mayroong manood dito, saan banda dito yung sinasabi ng Canada? Bakit ang daldal nung host? O, diba? Wala ko di extra sipi. At sige, send ko kay Nemo. Sige, send ko na lang. Ay, nano man naman? Pare na, oh. Pareak ko, no? Butangan nyo ko, no? Angry. Send ko kay Sis Claribel, then pareak ako, Sis Claribel. Ha, anak ni Inzay ng Dubai. Oh, that pa. Alam mo ba, nagsabi ako sa amo ko. Sabi ko, naiya ako mag-zumba sa presentation ba? Kinuha yung laptop ko talaga, ga. Inis, ayos niya, ga. Sabi niya, kaya mo yan, kaya mo yan. Hala, sige man siya sa tulak-tulak sa akin. Kaya napauuna ako, pero kanina, busy-busy na kaming dalawa. Ay, thank you, gaha. Nag-renew kagidyaga sa akon nga, no? Nag-renew kagidyaga sa akon nga. Ano ganit tawag sina? Ano ganit na? Ano ganit na? Mystic Stick, lipat na ko ga. Ipuga. Membership gali. Di po kong galo. Ahay, Ilonggo ka rin ba si Claribel? Asos, bininta na natin si Kambalo eh. OFW Lilimuntas. Gaara si, ano mo, ara si... Abo ka duro-duro, bala sa mga advertisement na ginahatag sa ako ni, ano, ni YouTube.
agahan ko na lang nag-LS kaya mamaya mag-usap-usap kami, so baka hindi ako makapag-LS. Ligaw, bata to sa guwa ko. Pagina, pabla ko guwa, sulod ka. Dali lang, bilin, takanay. Okay, sige lang, okay lang, okay lang. Ah, pwede pong galo. Din na to si Sis Claribel. Sis Claribel, mamaisis ka sa ako na kung gusto niya mag-zoom. Para mag-zoom to karoon. Basi kumalingin ako. Baka malasing na ako mamaya. Mag-inom-inom na kami. Grabe, apat lang nag-like. Ilan kayo? Aba, sino gani ang hindi nag-like ah? Kutusan ko, karoon wala nag-like mo. Ganid lang ako sa limog mo, sa tingog mo ka. Karoon na lang ma-play ko sa inyo. I-play ko si Lily Mota sa FW, Claribel Cruz, and Inday ng Dubai. Yan po ang aking mga sulid at wala dito si Papa Rabbit. Huwag muna natin siyang banggitin. At ang aking mga ka-team M. Lors, ayan. O, di pa buhay na buhay sila kahit na naglayas yung kanilang mga nanay. O, di ba? But anyway, pero guys, sa totoo lang, maganda talaga yung program ng ano, Canada. Kung ako lang ang isang tawag na ito, qualified, di ko muna kayo sasabihan, ako muna. Eh kaso, baka mas qualified ka. Kaya ano pa hinihintay mo? Tara, sabay na. Mag-AIBP ka na. Uy! Ang yun, na-miss ko gito mag-live bala, lupong galo. Sa Johnny, karoon ko nakainom na kuya ka mag-zoom meeting bala. Yun, karoon na sa ano, pila na kabilong tao, dahil lang tao man. Search ko wala si, ano, Sis Claribel. Gawula kayo yun kaya sa ilo ko ako nga, no? Nilipat ko yung tawag na ito. Sila ay naman yung iyang hari na 1.333. Ayaw ah, ikaw na talaga ang ML Pamor. Sis Claribel, dali na. Storyahan ako. Ano ba yun? Ba't kita inailonggo? Nakakamis, nakakamis. Grabe. Sabi ko 30 minutes lang yung ako, nalang yung 1 hour eh. Uy ka namin, isang din baka ni mamasa ako ng pang facial wash ga. Ara ka pa. Na-video ko bala. Butangan ko akong face. Sangkwan. Bye-bye na guys. Kung sana lima rin na nanonood, bye-bye. Di, hindi man kayo nagko-comment eh. Wala kayo dun eh. Wala kayo eh. De, kung hindi man din yun mo. Fahala kayo.
Gusto niya ba ng Sprite na may kasamang grapefruit? Turo ng aking amo yan. Tignan nyo guys ha, nagguwa siya kanina pero gusto kong magpakita ngayon eh. Pakita ng ilas. So, ang gagawin ko, kahit meron na akong kilay, I will do my facial. Okay? So, because of that, we will end our life. Dahil hindi naman kayo nagtatay, di ko alam kung sino nandyan. So, ganito po. Abangan nyo na lang ang aking vlog. Binilan kasi ako ng ano ko, ng gusto ng ganito. Diyan ka lang, Teddy Vera. Kumagalaw. This. Because kos. Ching! Tiridin. Oh. So ngayon, ang gagawin natin, maghihilamos ako ng konti. Kasi nga, kaninang umaga pa to. Baka kaninang umaga, hindi naman. So ganito na lang po. See you sa aking Neutrogena facial wash and mask. Yan, thank you. This is brought to you by Emlor's Vlog. Galing sa amo ko to. This is from my boss. Yan. Kaya see you later, alligator. Wait for it. Bye. I love you guys. Ayan. Bye guys. God bless. Panoorin niyo yung next ko na video. Ay, upload ko kagad ngayon. Kahit wala nang thumbnail yan. Wala nang edit yan. Bahala kayo dyan manood. Bye, guys. Salamat sa apat na nandyan.